أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, tayo ay nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu muqallibul qulub, na siyang may hawak ng ating mga puso, na ya Allah tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, dalisayin mo ang aming mga puso mula sa pagiging hipokrito o hindi makatotohanan at linisin mo ang aming mga gawain mula sa pagpapakitang tao, lalo ngayon sa panahon ng pagsamba. Amin ya Allah. Ganon din mga kapatid sa Islam, kung meron tayong mga kilalang kapatid natin na Muslim na alam natin may mga karamdaman, napakaganda na sinasama natin sila sa ating mga dua habang tayo nakasujud, subhanallah. Hindi man nila hilingin na, brother, dua mo ako, may sakit ako. At least kung makita, mabalitaan, malaman natin na sila ay mayroong isang uri ng karamdaman, lalo ngayon sila'y nag-aayuno, huwag natin sila pagkaitan ng ating mga dua, sapagkat ang dua ng isang kapatid na Muslim, bidahril ghaib, na hindi nalalaman ng kapatid niya, ay yon ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, kahapon tinalakay natin ang pagmumuslim ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. At hindi natin mapalagpas ang pagkakataon na dugtungan ang kanyang kasaysayan ng kaunti, kahit kaunti, upang nang sa ganon ay mabigyan natin ng karapatan ang pag-aaral sa kanyang talambuhay. Marahil lahat tayo ay nag-aral nung tayo elementary sa ating mga paaralan ng buhay ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, pero hindi natin nalasap ang ganito katamis na pag-aaral sa buhay ng mga sahaba. Bakit? Dahil sa taglay nitong napakaraming mabubuting aral na magagamit natin sa ating buhay. Alam kong sang-ayon kayo sa akin, insyaAllah. So si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ay kinikilala natin na khalifa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at isa sa pinakamagigiting na sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago tayo magpatuloy, alam nyo ba na ang bumuhay ng salatut tarawih na ginagawa natin ngayon ng jamaa ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, at ito ay binabatikos pa ng iba sapagkat hindi daw ito sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang naisip kong gamitin na termino ay binuhay. Bakit? Sapagkat minsan na itong ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nakita niya na ang mga Muslim panahon ng Ramadan ay kanya-kanya ng sala. Naisip ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ba't hindi natin gawin ang kung paano ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagsamahin nating muli. Tinigil yon, naiulat na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tinigil niya sa kanyang kaisipan na baka isipin ng mga Muslim na ito ay wajib kabilang sa mga obligatoring sala. Kaya hindi niya itinuloy sa takot na baka gawing wajib ito ng mga sahaba. Pero ngayon dito ay matatakot na gawing wajib ito. Matatakot ba tayo ngayon sa uri ng mga Muslim na magmumukhang wajib yung tarawih? Hindi. Dahil iba yung mga sahaba at iba tayo. Nakuha niyo kayo na ibig sabihin. At si Umar ibn al-Khattab, pinagsam niya itong mga Muslim sa ilalim ng isang imam at pinili niya si Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu. At sinabi niya, ni'mal bid'atul hasana. Kaya yung salita na yon, nagkagulo yung mga gustong manira sa Islam at sinasabing hindi tama itong ating ginagawa. Pero ito ay naitala na sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mayroong ugat. Tandaan niyo to. Once na ang isang pagsamba ay may pinag-ugatan mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng sabihin na ito ay bid'a. At naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Si Umar ibn al-Khattab, ilan ito sa mga katangiang ibinigay sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ng mga tao ng panahon niya. Tinatawag siyang al-Faruq. Alam niyo yung Faruq? Yufarriqu baynal haqqi wal batil. Subhanallah. Bakit si Umar, katangian niyang paghiwalayin ang katotohanan sa kamalian? Al-Faruq. Napakagandang palayaw o bansag. Bakit? Pag sinabing Al-Faruq, hindi ka pwede magpakita ng mali dyan dahil itutuwid ka niya. Yan ang katauhan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu.
At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Umar ibn al-Khattab, pag siya ay naglalakad sa dinadaanan niya, lumalayo o tumatakas yung shaitan papalayo sa kanya. Subhanallah. Kinatatakutan siya ng shaitan radiyallahu ta'ala anhu. Si Umar ibn al-Khattab, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung meron ika propeta pagkatapos ko, si Umar yun. Pero wala na. Kung si Umar radiyallahu ta'ala anhu ay hindi naging propeta, mas lalo sa panahon natin ngayon, huwag kayong maniwala may propeta sa Bulacan o sa Pampanga o kaya sa Cavite, a'udhu billah. Minsan, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ay sa kanyang pamumuno may dinala na magnanakaw at itong magnanakaw na ito ay hahatulan. Bibigyan ng parusa. At nangatwiriya siya sa harap ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sinabi niya, Ya Amirul Mu'minin, alam mo ba kaya ako nakapagnakaw dahil kadar yun ni Allah? Subhanallah. So gusto niya maglaro, gusto niya makaisa kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ang sabi ni Umar, alam mo ba nakadar din ni Allah na ikaw ay maparusahan? Sige, putulin ang kamay ng magnanakaw na ito. Subhanallah. Hindi siya makakaisa kay Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Merong isang napakahalagang tagpo sa buhay ng mga sahaba, pero may kinalaman dito ang isa sa prinsipyo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na dala-dala niya hanggang sa siya ay naging Amir al-Mu'minin. May tinatawag na Sulhul Hudaybiyah. Ang Hudaybiyah ay isang lugar na malapit sa Makkah. Okay? Magbibigay ako ng background. Merong labanan ang tinatawag na Ghazwatu al-Khandaq o Ahzab. Ghazwatul Ahzab. Ito ay isang digmaan na kung saan ang mga Muslim ay pinalibutan ng mga iba't ibang tribo sa pamumuno ng Quraysh. Ganito ginawa ng Quraysh eh. Una, Badar, talo sila. Uhud, pakiramdam nila, nanalo sila. At Khandaq, gusto nila tapusin niya ang mga Muslim. Kaya ginawa nila sa Khandaq o sa Ahzab, big campaign. Gumamit sila ng malaking pera. Kinausap nila yung mga tribo ng Hudyo. Kahit hindi nila katribo, babayaran namin kayo, sama kayo sa amin. At naiulat na nakaipon sila ng 12,000 soldiers, marami yun, nung panahon na yun, na pinalibutan nila yung Madina. At gumawa lang ng hukay ang mga Muslim para hindi sila makatawid kagad. Natalakay natin yun sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In short, hindi yun ang topic natin. In short, nag-alisan yung mga kalaban ng Muslim na 12,000 umuwi dahil sa sama ng panahon, may nangyayang problema, bla bla bla, basta inshallah pag-aralan nyo yun. Okay? Pero ang namuno sino? Mga Quraysh sa Makkah. After few months, Allahu a'lam, sabi sa history, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, Allahu a'lam, hindi tumagal ng isang taon na naginip ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latadkhulanna al-masjid al-haram. Inshallah mag-uumra tayo. Binalita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba, mga kasama, mga Muslim, mag-uumra tayo, mag-ready kayo. Yung iba hindi naman masyado masaya. Bakit? Kasi naghahalo yung laman ng kanlang puso kung may takot ba o saya o pag-aalinlangan. Mag-uumra sa Makkah. Ilang buwan lang nandito sila, gusto tayong patayin. Ngayon pupunta tayo doon. Nakita niyo yung trial? In-announce yun. Maging masaya kayo, mag-uumra tayo. Pero kung Muslim ka, kailangan mas manaig yung kagustuhan mo mag-umra kaysa sa takot. Sige ya Rasulullah, umra tayo. Inshallah. Nandun yung mga kalaban, di ba? Nandun yung mga kalaban. Umra tayo, inshallah. So nagayak sila ng hindi karamihang sundalo, hindi pandigma, ang dala nila ay kutsilyo. Lanseta, maliit, na para makatay yung dala-dala nila ang kambing. Okay? Nandun na sila sa Hudaybiyah nang nabalitaan ng mga Quraysh na papasok sila para mag-umra, kailangan nila ng visa. Kailangan nyo ng entrance, ng permiso. Ayaw, of course, ng Quraysh. Mapapaya sila. Masyado naman yun. Dinidigma namin kayo ngayon. Papasok kayo dito, ganyan. May kaaway ka. Papasok ka sa bahay ng kaaway mo, makikinom ka tubig. Masyado naman. Kaya pinadala nila si Khalid bin Walid. Maraming nangyari hanggang si Uthman pinadala para mag-negotiation na pabalitan na namatay si Uthman. And then, dumating ang negotiator mula sa Quraysh at pumunta sa Hudaybiyah. Ito na.
Muhammad, itong kasunduan natin, pinapirma. Hindi Rasulullah, hindi kayo mag-uumra, lahat ng magmumuslim, gano'n, marami mga kasunduan na argabyadong mga Muslim. Okay? Anong papel ni Umar? Ya Rasulullah, sabi mo mag-uumra tayo. Napakasama ng loob niya. Hindi lang siya, pero marami sa mga sahaba. Pero nagalit talaga si Umar na tumaas yung kanyang boses at sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako ay sugo ni Allah. Sinabi ko na tayo ay mag-uumra pero hindi sa taon na ito. Kung hindi pinahintulot ni Allah sa taon na ito, ano magagawa natin? Kumbaga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang-ayon dun sa pinadalang kontrata ng Quraysh, pero si Umar ayaw. At huli na nila nang ma-realize na hindi talaga sila magpapa-umra nang nagpakalbo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi mula sa ihram, ibig sabihin, nagtahallul ka na. Binatal mo na yung iyong umrah. Subhanallah. Si Umar, sabi niya, ito ang pinakamalaking pagkakamali kong nagawa pagkatapos kong maging Muslim. Palagi niyang sinasabi hanggang sa naging Amirul Mu'minin siya, hanggang naging pinuno siya, gumagawa ako ng maraming kabutihan at umaasa ko kay Allah na takpan niya ang pagkakamali kong ginawa ko noon doon sa Sulhul Udaybiyah, doon sa lugar na yun. Ni aral, di ba? Kung tutuusin, ang kinagalit ni Umar ay dahil sa pagkadismaya na hindi sila natuloy pa sa pag-umra. Bagay na mabuti rin dahil gustong-gusto niya mag-umra. Kaya kong protektahan ng mga Muslim. Hindi nila tayo gagalawin. Mag-umra tayo. Pero hindi pinahintulot ni Allah. Sinubok ang kanilang pananampalataya. Minsan ang puso niya ay gustong tumanggi. Pero hindi yun ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinagsisihan niya yun hanggang sa siya ay nabubuhay, subhanallah. Gusto ko kasi bigyan ng diin yun na maliit na bagay, maaring maging dahilan ng pagbabago ng ating buong buhay. Kung meron ka talagang paniniwala, pananampalatay at may nagawa kang maliit, maaring alalahanin mo lagi yun at maging dahilan ng iyong pagiging matuwid hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Inshallah, makuhaan natin yung aral na yon mula sa buhay ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Meron pang isa, actually marami pa ito, inshallah magkasya yung oras natin. Pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, famous na famous to, sinabi niya kung sino ang magsabing namatay ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay tatagain ko ang kanyang leeg o ulo. Balsuhik masuhik Musa, yan ang malay Allah kay may patay. At nandun siya nagbabantay, naghihintay na magsasabing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walang magsasabing patay! At hindi matanggap. Hanggang sa dumating sino? Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu at pinaliwanag sa kanya na si wa ma Muhammadun illa Rasulun. Binasa ang aya at nahimasmasan, natauhan siya at natanggap niya na patay na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ay kabilang sa pagmamahal radiyallahu ta'ala anhu nang siya ay nakasama niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, alam natin na si Umar ay khalifa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at unang tinawag na Amirul Mukminin. Yung title yun sa kanya yun. Amirul Mukminin, pinuno ng mga mananampalataya. Marami siyang ginawa nang siya ay Amir Mu'minin na insha'Allah hanggang ngayon ay nakaka-apekto sa buhay. Makikita natin. Pero ilan dito ang pagpapanatili niya ng kapayapaan sa Madina? Sabi ng mga politician natin, peace and order. So si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ay personal siyang nag-iikot sa gabi para tiyakin ang kaligtasan, kapayapaan, kaayusan ng mga Muslim sa Madina. Kumbaga, mayor o kapitan na lang na umiikot paggabi, tinitingnan kung ano ang kondisyon ng mga Muslim. So si Talha, radiyallahu ta'ala anhu, napapansin niya na si Umar, paggabi, madalas, napapadalas, na pinupuntahan niya ang isang bahay at nagtatagal siya doon, lalabas na naman siya. So napansin ito ni Talha, naobserbahan niya, at sinabi niya, sundan ko kaya si Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. At pagkatapos niya pumasok dun sa bahay, lumabas, pinasok niya yung loob ng bahay. At ang nakita niya doon ay matandang babaeng bulag.
Sinabi niya, kilala niyo ba at ano ang ginagawa ng tao o ng lalaking pumapasok dito? Ang sabi ng matanda, hindi ko siya kilala. Pero ang ginagawa ng gabi, pupunta siya dito, magdadala ng pagkain, magluluto, maglilinis ng bahay ko at aalis. Subhanallah. May kilala kayong ganyan, barangay captain? Wala. Mayor? Wala. Kaya sinasabi ko sa inyo, ito yung bayanin natin. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Maraming ganitong pangyayari. Isang beses, nandun na siya banda sa labas ng Madina dahil naikot na niya halos ang lahat nang may nakita siyang isang badu Arabi na gumawa ng tent at nagsiga ng apoy. At sinabi niya, sino ka, saan ka galing at sinong nasa loob ng tent? Ang sabi ng badu, laysa min sya'nik. Wala kang pakialam. Kung sino, wala kang matutulong. Ano kailangan mo dito sa Madina? Hinahanap ko si Umar ibn al-Khattab, ang Amirul Mu'minin, may kailangan ako sa kanya. Dahil hindi man siya kilala, wala naman Facebook noon. So, pagdating doon, sino ang nasa tent? Sabi niya, wala kang magagawa dyan, pero asawa ko yon na manganganak na at wala akong magawang paraan, hindi ko siya mapanganak. Nang marinig ni Omar yun, tumakbo siya sa kanyang bahay, tinawag ang kanyang asawa, maghanda ka ng mga gamit na panganganak, magdala ka ng makakain at babalikan natin yun para mapaanak. Subhanallah. So inshallah, yung mga asawa ninyo ay makatulong nyo sa dawa, amin ya Allah. Makatulong nyo sa Islam, amin ya Allah. At yung wala pang asawa, inshallah, biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng asawang magiging katulong niya sa pananampalataya, ya Allah. Lakas ng amin, mashallah. At pagdating doon, nagtulong sa panganganak yung asawa ni Umar ibn al-Khattab, at pagkatapos makapanganak, ay habang pinapanganak, pinapakalma niya yung tatay, magiging tatay, kaya niya yan, marunong yun, hintayin mo lang, magiging maayos sa sitwasyon. Hanggang sa lumabas yung asawa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu at sumigaw, Ya Amirul Mu'minin, tingnan yung asawa niya, pero ang tawag Amirul Mu'minin. Asawa ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang tawag sa kanya, Ya Rasulullah. Pag-asawa mo tawag sa'yo, hoy. Ya Amirul Mu'minin, Ya Amirul Mu'minin. Innahu gulam, lalaki, lalaki, bashir, bashir, lalaki, good news, lalaki. Narinig nung badu, Amirul Mu'minin, ikaw yun hinahanap ko, ako yung hinahanap mo, bukas maghanda ka at magiging bisita kita sa aking bahay. Ito si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, siya ang nagmula sa paggamit ng Hijri calendar. Siya yung nagpatupad ng batas na yon, na inshallah hanggang ngayon sa Middle East, yan ang ginagamit. At pinapayo sa ating mga Muslim na masanay tayo sa paggamit ng Hijri calendar. Siya ang unang pinuno ng Muslim na nagbigay o nagsagawa, nagbuo ng sandata mayroong sweldo, mashallah. Noon volunteer lang mga mujahidin, pero nung panahon ni Umar meron ng AFP, meron ng PNP. Na para madalis unawain. Meron na silang salary, may sistema na nila sila, at ang nagpasimuno nito ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Siya rin ang nagpasimula gumawa ng mga kalsada na nagdudugtong sa mga bayan ng mga Muslim. Subhanallah. Sinabi niya pa sa isang hadis, natatakot ako, natatanungin ako ni Allah na anong ginawa ko sa kayamanan ng mga Muslim na hindi ko nabigyan ng daanan ang mga donkey. Itong mga donkey, mahihirapan. At tatanungin ako ni Allah, ba't sila nahirapan? Kaya nagpagawa siya ng mga kalsada. Gawain engineer, gawain ng militar, lahat ginawa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Siya ang nagpasimuno ng census, NSO, registration, na lahat ng ipanganganak, lahat ng mamamatay, lahat ng itong lahat ay pinasimulan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu pagkatapos sa panahon ng kanyang pagiging pinuno. Siya ang nagsagawa ng batas, inshallah, ma-inspire kayo dito, na lahat ng mga naka-memorize ng Quran ay may allowance mula sa Baitul Mal. Subhanallah. Panahon nino, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ngayon, pag punta ka sa Saudi Arabia o kaya sa ibang mga lugar, o kaya maski dito sa atin, palagi ang sweldo ng imam latak. Kung ano man ito, sige, bigay mo ito dyan. Pinakamaliit, bumaba ng husto yung mga taong may kaalaman sa Islam. Pero panahon ni Umar, humingi kayo o hindi, sila yung itinataas. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nagpasimulan ng pagkakaroon ng tax ng mga produktong pumapasok sa Madina.
Mashallah, para magkaroon ng income ang bayan o ang bansa. Malayong panahon na ito bago pa matuklasan itong mga bansa natin. Pinapatupad na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ang pagsasagawa ng tax. Ang tamang timbang ng pera, ha, kasi gold coins, mga pilak, nilagyan, ini-regulate ito ni Umar. At subhanallah, ito yung mga gawain pagka itinatag na ang pamayan ng Islamiko. Hindi mabubuo ang Islam kung halimbawa lahat tayo engineer. Kung halimbawa lahat tayo sundalo at nakikipag-jihad lang tayo, pagkatapos manalo, ano na? Tayo na yung mag-aaway dahil puro tayo warrior. Hindi ba't ganun mangyayari? Ang kailangan ng Islam, yung kompletong pamayanan, may marunong sa engineer, may marunong sa NSO, may marunong sa hospital, ito, bansa, pamayanan. Makuhaan natin ito ng aral, insya'Allah ta'ala. At ng 23rd, 23 ng Hijra, merong isang tao nagngangalan na Abu Lu'lu' al-Fayruzi al-Majuzi mula sa Persia na dayuhan sa Madina na binisita ni Omar sa kanyang, siya ay panday. Sabi ni Omar ibn al-Khattab, dumaan siya sa shop niya, kaya mo daw gumawa ng isang kasangkapan taduro bil hawa na umiikot sa langit na napakalakas. Sabi ng taong ito, ya Umar, laas na annaka shay'an yasma'u biha ahlul mashriki wal maghrib. Umar, gagawan kita ng bagay na maririnig ito ng buong mundo. At naghanda siya ng patalim, nilagyan niya ng lason at binabad niya ng matagal. At salatul fajr, pangalawang raka'a, sinaksak siya na ito ng 6 na saksak. Tumakbo, may nasaksak pa na ibang mga sahaba, at si Abdurrahman bin Auf tinabunan niya ng tela hanggang sa nahuli nila at magpatiwakal ito. Namatay siya, so walang investigasyon na nangyari. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung nag-utos sa kanya, motibo sa pagpatay ng Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Pero pagkasaksak sa kanya, last na aral to. Pagkasaksak sa kanya, maraming kumuhan tao para siya ay tulungan. Isa sa mga pumunta ay bata, shabab, na mahaba ang pantalon. Mamamatay na si Umar at sinabi niya, musbil yan, ayaw yan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Igsiyan niyo lang yung pagpapantalon niyo, ayaw niyo yung nakaladlad. Oras na kamatayan. At nawalan siya ng malay, sobra. Sabi nila, yung sugat, maipapasok mo yung kamay mo. Sabi ni Ibn Umar, tinakpan lang nila ito at pagkalipas ng ilang oras, nagkaroon siya ng malay. Ang una niyang tinanong, nakapagsala na ba yung mga Muslim na tapos yung Fajr? Subhanallah. Wallahi, punong-puno ng aral ang buhay ni Umar ibn al-Khattab. At insyaallah, katulad ng palagi kong sinasabi, binabanggit natin ito para kumuha ng aral at isabuhay natin. Wallahi al-azim, sumpaman kay Allah, nagkukulang tayo ng mga halimbawa dahil hindi natin sila kilala. Kung sino tinitingnan natin bayani o hinahangaan mga tao na hindi naman tayo matututo sa kanila sa buhay at pananampalataya. Ito ang ating bayani, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, al-Faruq. Napakaraming mabubuting katangian, hindi natin nalalaman, hindi natin nasusundan. Kaya hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, biyayaan tayo ng pag-unawa at pagsunod sa ating mga natututunan. Amin ya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.